ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan ay susubukin tayo ng nararamdaman nating pag-ibig. Doon natin malalaman na totoo ang kasabihan na lahat ay hahamakin oras na makaramdam tayo ng tunay na pagmamahal. Ikaw, kabarangay, ano ang handa mong isakripisyo para sa taong minamahal mo? Ang sabi ko noon, kapag nagmahal ako ay hindi ako magpapakatanga ng sobra. Hindi ko ibababa ang sarili ko para lamang sa ibang tao. Palagi kong papahalagahan ang sarili ko dahil yon ang alam kong tama. Hindi tayo nabubuhay para sa iba, kaya kailanman kailangan na palaging piliin ang ating mga sarili. Dear Papa Dudut, hello po sa inyong lahat at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Justin. 32 years old, nagtatrabaho bilang production operator dito sa Marikina. Matagal ko na pong libangan ang pakikinig ng mga drama, kaya naman naisipan ko na rin na gumawa ng sulat para ibahagi ito sa inyong programa na Barangay Love Stories. Lumaki nga pala ako sa isang broken family at nasaksihan ko kung paanong ilang beses na nambabay ang tatay ko noon. Sa ilang beses na yon ay napakaraming beses din siyang pinatawad ng nanay ko at nagtiis sa pagsasama nila kahit na nasasaktan na siya. Hanggang sa magkaanak na nga sa ibang babae si tatay. At doon na nga tuluyang tinapos ni nanay ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Nang dahil din doon, Papa Dudut, ay nangako ako sa sarili ko na hindi ako magiging kagaya ng nanay ko. Hindi ako magmamahal ng sobra kagaya ng ginawa niya sa tatay ko. Palagi kong pipiliin ang sarili ko kesa sa ibang tao o kahit pa sinong makarelasyon ko. Pero ang pananaw ko na yon ay nagbago nang makilala ko si Lena, ang girlfriend ng isang katrabaho ko, Papa Dudut. Pare, mauna na kaming umuwi ni Lena. Baka matraffic pa kami. O sige, Jojo, walang problema. Happy birthday ulit, Justin. Thank you, Lena. Salamat din pala dun sa dinala mong sisig para sa pulutan namin. Napakasarap. Talaga? Nagustuhan mo? Oo, sobra. Solid yung lasa tsaka yung pagkakaluto. Diba, Danny? Oo, bitin nga eh. Next time ulit, ha? Tapos, mas damihan mo pa sana para hindi nakakabitin. Uy, ano ka ba? Mahiya ka naman. Ngayon pa nga lang natin nakilala si Lena, tapos ganyan kakagad ko makarequest sa kanya. Ayos lang. Natutuwa nga ako at nagustuhan yung niluto ko. Mahilig talaga magluto tong si Lena. Halata naman sa katawan ko kasi mula na magkasama kami sa bahay, lumaki na tong tiyan ko. Oh, sige na mga pare. Mauna na kami sa inyo ni Danny. Ayoko rin masyado magpakalasing kasi motor ko ang sasakyan namin pa uwi ni Lena. Mahirap na. Bawi na lang ako sa next inuman session natin. Ayos lang yun, basta mag-ingat kayo, ha? Oo. Ay, Justin, yung request ko nga pala tungkol sa pag-a-apply ni Lena sa pinagkatrabahuhan natin. Huwag mo sanang kalimutan yun, pare. Ako nang bahala dun, sisiguraduhin ko na matatanggap si Lena sa trabaho natin. Narinig mo yun, be? Kaya hindi ka na dapat mag-alala kapag nagpasa ka ng resume sa HR namin. Salamat na agad, Justin. Wala yun. Oh, mag-iingat kayo, ha? Jojo, Ares, ha? Kasama mo pa naman si Lena. Alam ni Lena kung gaano ko kaingat sa pagdadrive ng motor. O pare, alis na kami. Happy birthday ulit. Uy, pare! Ang lakas ng topic, ah.
Concerned lang ako sa'yo, pare. Ha? Bakit naman? Eh kasi, malapit na yatang humiwalay ang ulo mo mula sa leg mo. Sa sobrang habol ng tingin mo dun kina Jojo. Tinitingnan ko lang naman kung hindi na ba sila babalik. Baka lang kasi biglang magbago isip ni Jojo eh. Makipag-inuman ulit sa atin. Alam mo naman kung gaano kalakas uminom yun. Alam ko. Pero kung bumalik ba sila, anong gagawin mo? Eh di syempre, tataboy ko na sila pa uwi. Weh, talaga? Oo nga. Eh kasi hindi pwedeng malasing si Jojo. Mahirap na, baka maaksidente pa sila. Baka maaksidente sila o si Lena? Anong pinagsasabi mo dyan? Naku, Justin. Ilang taon na tayong magkaibigan at magkatrabaho. Kaya alam ko ang dahilan. Kapag ganyan na namumungay ang mga mata mo habang nakatingin sa isang babae. Namumungay talaga mga mata ko kasi nakailang bote na tayo ng alak. Aba? Huwag ka na nga mag-deny sa akin, Justin. Aminin mo na. Ha? Ano nga aminin ko sa'yo? Na-type mo si Lena. Uy, huwag kang ganyan. Girlfriend ni Jojo yun. At kung hindi yun girlfriend ni Jojo, matatypan mo nga siya. Sabi ko na nga ba't tama ako? Kapag ganyan mga sagutan mo na hindi ka makapagsalita, alam ko na oo ang sagot mo. Pero hindi mo lang maamin sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi makakarating kay Jojo na type mo ang girlfriend niya. Papadudot maganda si Lena. Hindi siya matangkad, morena ang kulay ng kanyang makines na balat. Malambing ang kanyang boses at pinaka gusto kong parte ng mukha niya ay ang mga mata niya na parabang palaging nang-aakit. Sa tuwing magsasalubong ang mga tingin naming dalawa, unang beses ko pa lamang siyang nakita, iba na ang naramdaman kong kilig. Para akong na love at first sight sa kanya nang ipakilala siya ni Jojo sa amin ni Danny. Pero syempre pilit ko yun na hindi pinahalata sa kanya kasi nga girlfriend siya ng kaibigan ko. Papadudo, tinulungan ko si Jojo na maipasok si Lena sa pinagtatrabahuhan namin. Hanggang second year high school lamang kasi ang natapos nito at required sa amin na at least ay nakapagtapos ng fourth year sa high school. Pero dahil malaki ang tiwala sa akin ng boss namin ay pumayag ito na tanggapin si Lena at makapagtrabaho sa amin. Naging daan yon, papadudod, para maging close kami ni Lena. Lalo na nang maging pareho ang schedule namin sa trabaho. Pagkalipas ng halos isang taon ay bigla na lamang hindi na pumasok si Jojo sa trabaho at nalaman ko na buntis si Lena. Kaya lang ay ayaw daw siyang panagutan ni Jojo dahil tinatanggi nito na ito ang ama ng ipinagbubuntis niya. Ang masama pa doon ay pinaalis na si Lena sa tinutuluyan niyang apartment dahil wala na siyang pambaya doon. Hindi na rin kasi umuwi pa si Jojo sa kanila at nang sabihin sa akin yun ni Lena, nagmagandang loob ako na patuloyin muna siya sa apartment na tinitirahan ko noon, Papa Dudut. Nakakaantok talaga kapag ganito kaaga ang shift sa trabaho. Ay. Mabuti naman at gising ka na, Justin. Lena, ang aga mo namang nagising. Oo, nagluto kasi ako ng maaalmusal natin eh. Yan pala yung mabangong amoy na gumising sa akin kanina. Pagbangon ko ng sofa, akala ko nang gagaling sa kapitbahay yung amoy. Ang laki rin kasi ng kusina mo rito sa apartment, kaya hindi masyadong dinig sa sala yung pagluluto na ginagawa ko rito. Umupo ka na dyan. Malapit na ako matapos sa pagpiprito ng galunggong dito. Ay, parang sobrang aga mo nagising ah. Hindi naman masyado. Hindi masyado pero nakapagsangag ka na ng kanin. Nakapagprito ka na rin ng itlog. Ito, nakahain na dito sa lamesa. Puno na rin tong termos, oh. Eh kagabi wala nang laman to ah. Ah, mabilis lang din talaga akong kumilos at magluto kaya natapos ko na kaagad gawin ang mga yan.
Eto na yung pritong galunggong na bagay dyan sa sinangag na kanin natin. Grabe, ang sarap naman ng almusal ko. Sisipagin talaga ako nito magtrabaho mamaya. Kailangan mong kumain ng marami kasi alam ko na kapag ganitong patapos ng buwan, tambak talaga kayo sa trabaho. Sinabi mo pa. Kaya panay din ang overtime ko kasi nire-require ng manager namin. Kaya nga ubusin mo tong niluto ko para may energy ka mamaya sa overtime nyo. Gagawin ko talaga yan pero syempre, tutulungan mo ako na ubusin tong mga niluto mo. Oo naman kasi kanina pa rin kami nagugutom ng baby ko eh. Ay, yan na nga ang sinasabi ko eh. Masyado mong pinapagod ang sarili mo. Baka makasama yan sa ipinagbubuntis mo. Hindi naman ako ganong napagod. Hindi gaano pero halos lahat ng gawain dito sa apartment inaasikaso mo. Yung paglalaba, paglilinis ng banyo, pagdidilig ng ilang halaman ko sa labas, tsaka pag-aayos ng mga gamit sa sala. Lahat yun, palagi mong inaasikaso. Wala rin kasi akong ibang pwedeng pagkaabalahan dito sa apartment mo, Justin eh. Pwede ka namang manood ng mga palabas sa GMA o makinig sa Barangay LS para hindi ka naiinip dito. Ayun na nga, hindi rin kasi talaga ako sanay na hindi kumikilos sa bahay kaya naghahanap talaga ako ng pwedeng gawin. Pero kailangan mo na rin sanayin ang sarili mo na ipahinga ang katawan mo. Nabanggit mo kasi sa akin yung sinabi sa'yo ng doktor na medyo sensitibo ang pagbubuntis mo. Kaya kailangan mong alagaan ang katawan mo. Inaalagaan ko naman ang sarili ko, kaya hindi mo ako dapat alalahanin. Ang totoo, nahihiya na nga ako sa'yo, Justin. Bakit ka naman nahihiya sa akin? Kasi ilang araw na rin akong nagiging abala sa'yo. Sa halip na masarap ang pahinga mo sa kwarto, doon ka sa sala natutulog para magamit ko yung kwarto mo. Okay lang naman talaga sa akin kahit sa sofa na lang ako matulog o kahit na maglatag ako ng banig sa sahig, makakatulog pa rin ako ng maayos. Ayun naman ang di ko matitiis, Lena. Yung makita na sa sofa ka natutulog lalo na sa kalagayan mo ngayon. Pero apartment mo to, kaya mas may karapatan ka na... Lena, ang sabi ko naman sa'yo, diba, habang nandito ka sa apartment ko, ituring mo na rin na parang bahay mo to. Huwag kang mahiya o mailang sa akin dahil gusto ko na maging komportable ka habang nandito ka. Salamat talaga, Justin. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Sus, wala yun. Basta ikaw, Lena. Papadudot ng magsimulang lumalim ang pagkakaibigan namin ni Lena noon. Mas lalo ring lumalim ang espesyal na pagtingin ko para sa kanya. Doon ko nalaman na galing siya sa mahirap na pamilya at lumulungas pa siya ng Maynila para makipagsapalaran sa buhay. Meron siyang anim na kapatid sa probinsya at dahil siya ang panganay, siya rin ang maagang sumalo ng responsibilidad mula nang mamatay ang kanilang ama. Doon ako mas lalong humanga kay Lena, Papadudot, kasi nakita ko ang tiyaga niya at labis na pagmamahal sa kanyang pamilya. At kahit wala na siyang masyadong kilala sa Maynila, naglakas loob siyang lumuwas at pumasok sa iba't ibang trabaho na alam niya na para lang makapagpadala ng pera sa pamilya niya sa probinsya. Sa isang karinderya siya noon nagtrabaho nang makilala niya si Jojo at maging boyfriend. Kay Jojo rin ang galing ang ideya na doon na lamang siya magtrabaho sa kumpanya namin na kaagad naman niyang sinang-ayunan. Maayos naman ang naging pagsasama nila kahit may ilang pagtatalo din sila tungkol sa mga gastusin, Papadudot. At pambababae ni Jojo na ilang beses niyang pinalampas. Pero mula na makipaghiwalay ito sa kanya pagkatapos niyang ipaalam na buntis siya ay bigla na lamang itong nag-resign sa kanyang trabaho at hindi na muli pang nagpakita sa kanya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sinadyas ko kay Lena na umuwi na lamang muna siya sa pamilya niya sa probinsya. Pero ang sabi niya ay ayaw niyang umuwi sa probinsya para lamang pagchismisan siya ng mga tao doon. Ayaw niya rin na madismaya ang nanay niya dahil ilang beses siyang pinigilan ito na lumuwas ng Maynila. Marami raw kasing babae sa probinsya nila ang lumuwas ng Maynila at umuuwi sa probinsya na buntis na pero wala namang mga boyfriend o asawa. Umuwi para magdagdag ng pabigat sa kani-kanilang pamilya. At yon ang ayaw na mangyari ni Lena, Papadudot.
Nung araw na sinabi sa akin ni Lena ang tungkol sa pinagbubuntis niya at hindi na pagpapakita sa kanya ni Jojo ay grabe ang iyak niya, Papa Dudut. Tapos na ang shift namin sa trabaho at sa may canteen siya nagkwento sa akin habang umiiyak. Namumroblema siya kung saan siya titira sa oras na tuluyan na siyang paalisin ng may-ari ng tinutuluyan niya. Napadala na raw kasi niya ang pera niya sa probinsya at hindi niya pwedeng galawin ang ipon niya. Halos hindi na raw siya kumakain ng maayos para lamang makatipid. Kaya naman doon na ako nag-alok ng tulong sa kanya, Papa Dudut. Ayaw pa nga niya noon tanggapin ang tulong ko na doon muna tumuloy sa tinitirhan ko. Pero dahil wala na rin siyang ibang mapupuntahan, tinanggap na rin niya ang tulong na binibigay ko. Kasunod ang pag-resign sa trabaho, Papa Dudut. Justin, eto pang minudo para sa pulutan nyo ni Danny. Ayan o, sakto at ubos na tong lechon kawali na pulutan namin. Lena, thank you ah. Kapag naubos yan, meron pa dun sa kusina. Kumuha na lang kayo ha. Magpapahinga ka na ba? Oo, papasok na rin ako sa kwarto kasi medyo inaantok na ako. Sige, salamat sa pag-aasikaso ng pulutan namin ha. Dito na lang din kami sa labas para hindi ka na maingayan sa amin. Pwede naman kayong pumuesto dun sa sala. Di na, dito na lang kami. Alam mo namang malakas ang boses nito ni Danny. Maaabala ka lang sa pagtulog mo kapag doon kami uminom sa loob. Grabe ka naman talaga sa akin, pare. Bakit? Totoo naman yung sinabi ko ah. Mahihirapan talaga si Lena na makatulog kapag nasa sala tayo kasi kapag nalalasing ka, para kang may megaphone sa lalamunan. Lakas ng boses mo. Hindi naman sobrang lakas, di ba, Lena? Oo, hindi nga. Tsaka, malalim naman ako matulog kaya hindi kayo makakaabala sa akin. O sige na, papasok na ako sa loob ng bahay. Pag tapos na kayo dyan, kahit iwanan nyo na lang dyan yung mga kalat, bukas ko na lang ililigpit. Uy, ano ka ba? Kami nang bahala magligpit dito. Hindi ko naman ganong lalasingin tong si Danny kaya mauutusan ko siyang iligpit tong mga kalat mamaya. Oo nga, Lena. Kami nang bahala dito. Oh, narinig mo si Danny. Sige na, Lena, magpahinga ka na. Salamat ulit dito sa mga niluto mong pulutan para sa amin. Wala yun, Justin. Sige na, papasok na ako sa loob. Enjoy lang kayo dyan. Mukhang nagkakamabutihan na kayo ni Lena, pare. Anong nagkakamabutihang sinasabi mo dyan? Ano? Hindi ka pa ba aamin sa akin, pare? Ano na mga meaning ko? Ano pa? E di yung tungkol sa relasyon yung dalawa ni Lena. Uy, walang ganyan ha. Wala kaming relasyon ni Lena. Saka inaam mo nga yung boses mo. Nakakahiya pag narinig niya yung sinasabi mo, baka kung ano pa isipin ng tao. Nagtatanong lang naman ako. Nagtatanong pero parang ayaw mo namang maniwala sa sagot ko. Hindi naman sa ayaw ko maniwala. Ano lang, medyo nangihinayang lang ako. Saan ka naman nangihinayang? Sa chance na sinasayang mo para maging syota mo na si Lena. Justin, alam ko naman na matagal ka nang may gusto sa kanya. Ni minsan ba, sinabi mo sa kanya yung tungkol sa nararamdaman mo na yan? Ay, hindi. Hindi naman kasi niya kailangan malaman eh. Eh bakit mo pa siya tinutulungan kung hindi mo naman ipapaalam sa kanya na gusto mo siya? Tapos, pinatira mo pa talaga siya dito sa apartment mo ng libre. Nakwento mo pa na ikaw na rin ang gumagastos para sa mga prenatal check-up niya. Alam mo kasi pre, hindi naman yun yung purpose ng pagtulong ko sa kanya. Tinutulungan ko si Lena kasi kaibigan ko siya. Tsaka nagmamalasakit ako sa kanya. Walang mali siya yung ginagawa ko. At mas lalong hindi ako naghihintay ng kahit na anong kapalit mula sa kanya. Papa Dudut, mula nang tumira si Lena sa apartment ko ay wala siyang kahit na anong ginastos. Mula sa pagkain, upa ng bahay o follow-up check-up niya para sa pagbubuntis niya. Ako lahat ang gumagastos ng para doon. Sinabi ko na bayaran niyo na lamang ako sa oras na nakapanganak na siya o nakakaluwag na sa pera. Nang panahon na yon ay may naipo naman siya kahit papaano na inuunti-unti niyang pinapadala sa pamilya niya sa probinsya.
Ginawa niya yon para maitago sa mga ito ang pagbubuntis niya at ang kawalan niya ng trabaho. Alam ko na hindi ko naman talaga responsibilidad si Lena, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na tulungan siya, Papa Dudut. Pero huwag niyo sanang isipin na kaya ko siya tinutulungan ay para magkaroon siya ng dahilan na mahalin ako. Hindi yun ang dahilan ko. Tinutulungan ko siya kasi alam ko na hindi niya deserve kung anuman ang pinagdadaanan niya noon. Hindi niya deserve ang lokohin at saktan dahil ang kagaya niya ay dapat na minamahal ng buong puso at walang kapantay, Papa Dudut. Justin, ang aga mo naman yata umuwi ngayon. Oo, nag-early out kasi ako. Bakit? Masama bang pakiramdam mo? Hindi naman. Kasi simula pa lang kasi ng buwan, medyo maluwag pa rin sa trabaho ngayon. Kaya pinayagan yung iba sa amin na mag-early out. Buti, ayos lang yun sa manager niyo. Walang kaso yun sa kanya. Normal na rin namang nangyayari to pag walang masyadong ginagawa. Tsaka konti lang din naman kaming pinapayagan na mag-early out. Yung mga empleyado lang na madalas mag-overtime. Siyempre, kasama ako ron. Kasi patayan din talaga yung record ko ng overtime eh. Oo nga eh. Grabe rin kasi yung overtime mo nung nakaraang buwan. Kung may best in overtime lang na award, ako na nakakuha nun sigurado. Ay, oo nga pala. May dala ako ditong pakwan oh. Di ba sabi mo kahapon, gusto mo mag-watermelon shake? Oo. Tamang-tama, gumagana pa yung lumang blender ko dyan kaya magagamit ko pa yun para gumawa ng shake mamaya. Teka, may lakad ka ba? Oo. Ano kasi? Aalis kasi ako, Justin. Saan ka pupunta? Ano kasi, Justin? May schedule ka ba ang check-up ngayon? Ha? Naku, nawala yata yun sa isip ko ha. Sakto pala na maaga ako nakauwi. Masasamaan kita. Anong oras ba yung check-up mo? Pwede na to, no? Di na siguro ako magpapalit ng damit para hindi tayo malate kasi baka… Wala akong check-up ngayon, Justin. Ah, ganun ba? Saan pala ang lakad mo? Justin, ang totoo… Lena, okay na ba mga gamit mo? Jojo, anong ginagawa mo dito? Justin, nakauwi ka na pala. Obvious ba? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Sinusundo ko na si Lena. Sinusundo? Lena! Anong pinagsasabi nito? Ayun nga, Justin. Nag-usap na kasi kami ni Jojo at nagkasundo kami na ayusin ang relasyon naming dalawa. Makikipagbalikan ka kay Jojo pagkatapos kanyang iwan sa ere? Ikaw at ang anak mo? Humingi naman na ng tawad sa akin si Jojo. Nagpaliwanag din siya na nagulat lang siya nang malaman niyang buntis ako kaya lumayo siya sa akin. O tapos, ganun na lang yon? Pagkalipas ng ilang buwan, babalikan ka na lang niya na parang pusa kung saan kanya huling iniwan, ganon? At ikaw naman, magpapabilog ka na lang sa mga sinasabi niyang puro kasinungalingan. Justin, dahan-dahan ka sa sinasabi mo dahil wala kang alam tungkol sa amin ni Lena. Ikaw ba, Jojo? Anong alam mo tungkol kay Lena pagkatapos mong hindi magparamdam ng ilang buwan? Ha? Wala rin naman ah, di ba? Wala kang alam tungkol sa kanya o sa ipinagbubuntis niya kasi naduwag ka. Naduwag ka nung malaman mo na magiging tatay ka na. Kaya tinakasan mo yung responsibilidad mo sa kanya. Nagbuhay binata ka. Kapal ng mukha mo. Sa bagay, ano pa bang aasahan sa isang duwag na katulad mo? Duwag ka, Jojo. Duwag! Sumusobra ka na, ha? Jojo, tama na! Huwag mo nang saktan si Justin! Ang yabang kasi nito. Akala niya kung sino siya. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo, ha? Nabahagyang buntot mo nung malaman mo na nabuntis mo yung girlfriend mo. Kaya ikaw, Lena, makinig ka sa akin. Huwag mo nang balikan yung tuwag na yan. Kasi sigurado ako na magsisisi ka lang sa huli. Justin, sorry pero buo na ang desisyon ko. Aayusin na namin ni Jojo ang relasyon naming dalawa. Sasama na ako sa kanya dahil handa na siyang panagutan ang magiging anak namin. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na may bahagi ng sarili ko ang umaasa na sana'y dumating ang araw na mahalin din ako ni Lena. Na mapagtanto niya na mas karapat dapat ako para sa kanya.
Hindi ako humingi ng kahit na anong kapalit sa mga ibinigay na naitulong ko sa kanya, pero umaasa ako na sana'y dumating ang araw na masuklian lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ginawa ko para sa kanya. Umasa ako na tanggapin niya ako bilang tamang tao na bahagi ng buhay niya. Kaya naman sobra akong nasaktan, Papa Dudut, nang kaagad akong iwanan ni Lena dahil lamang sa biglang pagbalik ni Jojo sa buhay niya. Hindi ako makapaniwala na kaagad na sasama si Lena sa kanya pagkatapos ng ginawa ni Jojo sa kanya. Bakit ito pa rin ang pinili niya kahit na labis na siya nitong nasaktan? Ayoko talagang manumbat, pero noong araw na umalis siya, hindi ako nakarinig ng kahit na anong pasasalamat mula sa kanya. Ganon talaga, Papa Dudut, siguro sa mundo ng pag-ibig. Kahit pa tinuturo ng isipan natin kung sino ang tamang tao para sa atin, madalas na mas pinipili pa rin natin ng maling tao dahil sila ang tinitibok ng puso natin. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit na ilang beses ko pang gustuhing pigilan si Lena na umalis na tinitirhan ko, ay tuluyan na rin akong walang nagawa dahil wala rin naman talaga akong karapatan sa ipinagbubuntis niya. Mahal ko si Lena at kailangan na irespeto ko ang desisyon niya, lalo na at hindi naman talaga ako parte ng buhay niya. Wala akong karapatan sa buhay niya. Papa Dudut, sobra akong nanibago mula nang umalis si Lena sa apartment ko dahil nasanay na rin talaga ako na nandun siya. Ilang buwan din siyang tumira sa bahay at pakiramdam ko noon, nagsasama na kami talaga bilang mag-asawa. Nag-resign na rin kasi siya sa trabaho kaya palaging nasa apartment lang. Lumalabas lamang siya ng bahay kapag may kailangang bilhin sa palengke o kaya ay may check-up siya sa OB niya. At syempre kasama niya ako palagi kapag pupunta siya ng ospital. Parang ako na talaga ang partner niya kahit pa nga doon siya sa kwarto natutulog at ako naman ay sa sofa sa may sala. Para sa akin ay espesyal na ang pagsasama namin sa isang bubong. At nang umalis siya sa apartment ay mas nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho. Madalas na nag-overtime para kahit papaano ay hindi ko masyadong ma-miss si Lena, Papa Dudut. Lena? Hi, Justin. Good morning. Good morning. Napadalaw ka. Pwede ba akong pumasok sa loob ng apartment mo? Ha? Oo naman. Liga, pasok ka. Salamat. Maupo ka muna sa sofa. Sige. Nagugutom ka ba? May gusto ka bang kainin o inumin? Gusto mo ba ng kape o... Justin, ayos lang ako. Hindi ako gutom at hindi rin ako nauuhaw. Ay, okay. Bakit ka nga pala biglang bumalik dito sa apartment? Tsaka napansin ko medyo malaki yung bag na dala mo, ha? Anong meron? Ang totoo, umalis na kasi ako dun sa tinutuluyang bahay ni Jojo. Ha? Bakit? Anong nangyari? Uy, Lena, sandali lang. Huwag kang umiyak. Sabi mo sa akin kung ano bang nangyari. Sinaktan ka ba niya? Pinagbuhatan ka ba niya ng kamay? Mas masakit pa dyan ang ginawa niya sa akin, Justin. Anong mas masakit pa yung ginawa niya sa'yo? Bakit? Ano bang ginawa niya? Sabihin mo sa akin, Lena. Niloko niya ako.
Niloko ko ni Jojo, Justin. Niloko niya ako. Ang sakit. Ang sakit-sakit, Justin. Lena, sandali, huminahon ka lang. Baka mamaya makasama pa sa baby mo yung sobrang pag-iyak mo eh. Ang sakit kasi talaga, Justin. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun sa akin ni Jojo ngayong magkakaanak na kami. Ano ba kasing nangyari? Nauli ko siya. Nauli ko siya na may ibang babae na pala siya. Paano mo siya nahuli? Ilang araw na kasi siyang umuwi ng malalim ang gabi. Tapos, madalas na may naaamoy akong pabaho ng babae sa mga damit niya na nilalaban ko. Baka naman may katrabaho lang siyang babae na napadikit sa kanya. Posible naman yun. Hindi, Justin. Noon pa lang, malakas na ang kutob ko na may ibang babae si Jojo. Kaya hindi ako nakatiis. Pinuntahan ko siya kagabi sa pinagtatrabahuan niya. Nakuha ko kasi yung address sa company ID niya, kaya alam ko kung saan ko siya pupuntahan. Sinakto ko sa oras ng tapos ng trabaho niya at doon. Doon ko nakita na tama ang lahat ng hinala ko, Justin. Nakita ko siyang naglalakad habang may kahawak ang may isa na ibang babae. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinugod ko sila pero pinagtabuyan lang ako ni Jojo. Tinulak niya pa ako ng malakas at halos masubsob ako sa lupa ng gawin niya yun. Ano? Ginawa niya sa'yo yun? Oo. At sinabi niya na kahit kailan, ayaw niya na raw ako makita pero hinintay ko pa rin siya sa apartment niya, Justin. Hinintay ko siya hanggang kaninang madaling araw. Pero hindi siya umuwi. Nag-text lang siya sa akin na sana raw pag-uwi niya sa bahay. Hindi niya na ako makita doon. Ay, napakawalang hiya talaga ng lalaking yun. Justin, ayoko talaga sanang umalis. Ayoko masirang pamilya namin at ayoko lumaki na walang tatay ang magiging anak ko, pero pagod na ako. Pagod na akong mahalin si Jojo. Pagod na akong masaktan ng dahil sa kanya, pero natatakot ako. Natatakot ako kasi wala na akong alam na ibang pwedeng puntahan dito sa Maynila, kaya nandito ulit ako. Justin, sorry. Sorry kung bigla na lang akong umalis doon. Sorry kung hindi man lang ako nakapagpasalamat sa'yo. Nahihiya ako na bumalik dito ngayon pero wala na talaga akong ibang pupuntahan. Kaya sorry. Sorry talaga. Lena, huwag ka na mag-sorry. Hindi naman ako nagalit sa'yo eh. At mas lalong hindi rin kita pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan ng magiging anak mo. Papadudod, sa parting ito ng sulat ko ay alam ko na marami ng kabarangay ang naiinis sa akin ngayon dahil sa ginawa ko na muling pagtanggap kay Lena sa apartment ko. Pero naaawa na lang din kasi ako sa kanya. Ang laki na ng tiyan niya at hirap na siyang maglakad, tapos ay halata sa mukha niya na sobrang stress pa siya. Sino ba namang hindi may stress kung halos harap-harapan na pala siyang niloloko ng karelasyon niya? Alam ko na mahirap din sa kanya na bumalik sa akin, pero ginawa niya dahil malaki ang tiwala niya sa akin. Alam niya na hindi ko siya kayang tiisin. Alam niya na maaawa ko sa kanya. Kaya tutulungan ko rin siya, Papa Dudut. Sige, aaminin ko na hindi lang talaga awa ang nararamdaman ko para kay Lena ng mga oras na yon. Nandun pa rin ang espesyal na pagmamahal ko para sa kanya. Kailanman ay hindi yon nawala o nabawasan. Kahit pa nasaktan talaga ako dahil sa biglang pag-iwan niya sa akin para lamang bumalik kay Jojo. Malalim pa rin ang pagmamahal ko para sa kanya, kaya naman, kagaya ng dati, sinuportahan kong muli siya. Tinulungan at inalagaan hanggang sa makapanganak siya. Ako ang gumastos lahat para sa panganganak niya hanggang sa pangangailangan ng baby niya sa loob ng ilang buwan. Kahit
kahit kailan ay hindi ako humingi ng kapalit at palagi kong sinasabi na ginagawa ko yon dahil magkaibigan kaming dalawa. Dahil espesyal sa akin ang friendship namin at napamahal na rin sa akin ang anak ni Lena, Papa Dudut. Lena? Lena, nasa kwarto ka ba? May papakita ako sa'yo, dali. Sigurado magugustuhan mo to. Justin? Lena, sorry hindi na ako kumatok. Dumiretso pasok na ako. Excited na kasi ako ipakita sa ito eh. Ay, teka, tulog na ba si baby? Oo, kanina pa kaya medyo malalim ng tulog niya sa crib ngayon. Mamaya ako na lang siya lalambingin. Gusto ko na talaga makita mo tong dala ko. Oh, buksan mo tong paper bag, dali. Anong laman ito? Buksan mo na para malaman mo. Sige. Ah, mga damit para kay baby? Oo, para sa kanya lahat yan. Binili ko yan sa asawa ng kasamahan ko sa trabaho. Branded at brand new ang mga yan, pero mura lang niya binenta sa akin. Binigyan niya kasi ako ng malaking discount para daw makabili ako ng marami. Ang gaganda ng mga to, Justin. Mukhang bagay talaga sa baby ko. Ako mismo pumili ng mga yan. Sobrang excited ko nga kanina habang pumipili ako Ang gaganda nga talaga ng mga to. Nagustuhan mo ba? Oo naman, syempre. Lahat to, bagay na bagay kay baby. Ang totoo, nahihiya na nga ako sa'yo, Justin . Bakit ka naman mahihiya? Alam mo naman na napamahal na sa akin ng baby mo. Kaya ginagawa ko to kasi importante siya sa akin. Importante kayong dalawa sa akin ng baby mo. Ayun na nga, masyado mo nang inaako ang responsibilidad sa amin ng anak ko kahit hindi mo naman kailangan gawin yun. Magkaibigan tayong dalawa kaya hindi ka na iba sa akin. Parte na kayo ni baby ng buhay at pamilya ko. Pero sobra-sobra na itong ginagawa mo para sa akin. Minsan, hindi na kinakain ang konsensya ko na tanggapin yung bagay at effort na binibigay mo sa amin, Justin . Kasi alam naman natin ang totoo. Hindi mo kami pamilya ng anak ko. Teka, Lena. Ano ba yung mga sinasabi mo? Justin, sorry. Sandali. Bakit meron dalawang malaking bag dyan sa tabi ng kama? Mga gamit niyo ba ni baby yung nasa loob ng mga bag na yan, Lena? Ano, Lena? Bakit hindi mo sinasagot yung tanong ko? Ano ba talagang problema? Bakit bigla ka nalang nag-impake? Aalis na ako, Justin. Aalis na kami ng anak ko. Ano? Salamat sa lahat pero kailangan na naming umalis, Justin. Kailangan na naming umalis dito sa apartment mo. Pero bakit nga? Ano bang nangyari at bigla ka nalang nagdesisyon ng ganyan? Ginagawa ko lang kung ano yung alam kong tamang gawin. Okay, ganito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Papayagan kitang umalis kung sasabihin mo na babalik ka na sa pamilya mo sa probinsya. Kung doon kayo pupunta ng baby mo, papayag ako, walang problema. Kung gusto mo nga, ako pa mismo maghahatid sa inyong dalawa ron. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Siguro tama yung hinala ako, no? Siguro tama yung iniisip ko na babalik ka lang naman doon sa walang kwentang Jojo na yon. No? Tama ako, no? Nagpunta kasi siya dito kahapon habang nasa trabaho ka. At humingi siya ng sorry sa akin. At pinatawad mo naman agad siya? Pagkatapos ng lahat ng masasamang bagay na ginawa niya sa'yo? Lena, pinabayaan ka ni Jojo. Nasaan ba siya nung oras na nanganak ka? Sino bang kasama mo nung unang beses na mahawakan mo yung baby mo? Hindi ako nanunumbat, pero sana naman maisip mo na kahit kailan hindi siya naging mabuting tatay para sa baby mo. Nagbago na si Jojo at naniniwala ako sa kanya. Alam ko na mahal niya kami ng baby ko. Yan din ang sinabi mo dati. Tsaka alam mo, sa totoo lang, nakita ko na lahat to. Nangyari na lahat to . Yung bigla ka nalang aalis dito para lang bumalik sa walang kwentang Jojo na yun. Lena, kailan ka ba maaawa sa sarili mo? Ha? Ilang beses ka na niyang sinaktan, pero balik ka pa rin ang balik sa kanya. Mahal ko si Jojo at mahal niya rin ako. Pero mahal din kita.
Mahal kita, Lena. At kahit kailan, wala akong ibang ginawa kundi ang iparamdam sa iyo yung pagmamahal ko. Pero anong ginagawa mo? Paulit-ulit mo sinasaktan yung sarili mo. Nandito naman ako. Nandito ako para sa inyo ng anak mo. Naging mabuti naman ako sa kanya, di ba? Nakita mo yun. Ginawa ko ang lahat para maibigay ang pangangailangan ng baby mo. At kaya ko mas patunayan pa yung pagmamahal ko sa... Justin, tama na. Alam ko naman yung tungkol sa nararamdaman mo para sa akin sa simula pa lang. Kaya sobra ako nagpapasalamat sa'yo. At sorry. Sorry kung kahit kailan hindi ko kayang sukulian yun. Bakit hindi mo muna subukan? Subukan mo na mahalin ako, Lena. Subukan mo lang. Dahil alam ko na kahit kailan hindi ko magagawa yun. Hindi ko magagawa na mahalin ka kasi si Jojo lang ang mahal ko. Kaya aalis na kami ni baby. Papalik na kami sa kanya. Sa tunay na tatay ng baby ko. Lena, please. Pagbigyan mo naman ako. Subukan mo lang na mahalin ako. Huwag ka na munang umalis dito. Kaya ko kayong alagaan ng anak mo. Kaya ko magpakatatay at gagawin ko ang lahat para sa... Tama na. Tama na, Justin. Salamat sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Pero hanggang pagkakaibigan lang talaga kaya kong ibigay sa'yo. Sorry. Sorry. At salamat sa lahat ng tulong na naibigay mo sa akin. Papa Dudut, yon ang unang pagkakataon na inamin ko kay Lena ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Naisip ko na oras na para malaman niya kung bakit ko nga ba ginagawa ang lahat ng yon para sa kanya. Bakit masyado ko nang ibinaba ang sarili ko para lamang matulungan sila ng anak niya. At ang akala ko ay kagaya ng sabi ng ibang tao ay luluwag ang pakiramdam mo oras na maipaalam mo at masabi ang totoong sinisigaw ng puso mo. Pero hindi yon ang nangyari sa akin, Papa Dudut. Kailanman ay hindi gumaan ang nararamdaman ko. Mula nang aminin ko kay Lena ang pag-ibig na matagal ko nang tinatago para sa kanya. Dahil sa huli ay pinili niya pa rin na muli akong iwanan. At muling bumalik sa lalaking ilang ulit na siyang sinaktan. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung gaano kamartir si Lena para lang magawa niyang bumalik muli kay Jojo. Pero baka ayaw niya lang din na lumaki ang anak niya na magkahiwalay sila ni Jojo. Papa Dudut, hindi pa rin yon dahilan para tiisin lahat ni Lena ang lahat ng panluloko sa kanya ni Jojo. Handa naman akong tumayo bilang tatay ng baby niya kahit panghabang buhay pa. Tatanggapin ko ang lahat ng parte ng kanyang nakaraan. Ilang beses ko yon na sinabi, pinaalam at pinaramdam kay Lena. Kaya nga, ginastusan ko siya kasama ng anak niya. Alam ko na hindi ko dapat inuungkat dahil parang panunumbat na ang ginawa kong tulong na nagawa ko para sa kanya. Pero yun naman kasi talaga ang katotohanan. Noong mga oras na nahihirapan si Lena sa pagbubuntis niya ay ako ang kasama niya. Hanggang sa dumating ang espesyal na araw na isinilang na niya ang anak niya. Papa Dudut, na imagine ko na noon na para na kaming isang masayang pamilya ni Lena. Ako na ang kikilalaning tatay ng anak niya at magsasama na kami bilang isang pamilya. Isang pangarap na hanggang imahinasyon na lamang pala. Dahil kailanman ay hindi ako kasama sa mga plano ni Lena. Nang araw na yon, ilang beses pa akong nagmakaawa sa kanya na huwag akong iwanan. Hindi lang dahil sa mahal ko siya, kung hindi dahil mahal ko na rin ang anak niya. Pero walang napuntahan ang pagmamakaawa ko na yon at muli niyang pinili na iwanan ako na para bang hindi naging parte ng buhay niya. Papa Dudut, mas mahirap para sa akin ang pag-alis na yon ni Len at dahil nasanay na ako nakasama sila ng anak niya sa bahay ko. Nakabuo na ako ng mga plano at pangarap kasama silang dalawa. Pero sabi nga nila, hindi kailanman natin dapat na pinipilit
ang mga sarili natin sa taong hindi naman tayo gustong makasama. Kaya kahit napakahirap para sa akin ay pinilit kong tanggapin na kailanman ay hindi ako ang pipiliin ni Lena na mahalin at maging parte ng buhay niya. Papadudod doon ko na realize na madalas talaga na natatalo ng puso ang isipan pagdating sa paggawa ng mga desisyon sa buhay. Kahit gaano pa katama ang isip at kamali ang gustong gawin ng puso ay palagi pa rin nagwawagi ang huli. Kahit alam natin na masasaktan lang din tayo, palagi pa rin nating pinipili ang magmahal. Dahil sa bandang huli, ang mahalaga doon ay naging masaya tayo kahit sa maikling parte lamang ng kwento ng buhay natin. Dito na po nagtatapos ang sulat ko at sana'y nakapag-iwan po ito ng aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Justin. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!